Hello guys, good morning. Magandang araw, kamusta po kayong lahat dyan? This is Not So Funny TV. Ayan, andito na naman po ako sa inyo para mag-share po ng konting kaalaman or experience. At ito po ay yung pagbabayad ng Amilyar. So, kung ikaw po ay nagmamay-ari ng lupa at first time mo pong mag-aasikaso ng mga tax declaration, ayan. So, yung topic na to ay para sa'yo. Or kung ikaw man ay isang liaison or na nauutusan, napapag-utusan, or madalas na naglalakad ng mga government payment or transaction, para sa'yo to. Ang hindi po dapat natin kalimutan kapag tayo ay pupunta na sa munisipyo. Ayan, ang munisipyo. Sa munisipyo tayo nagbabayad ng ating tax declaration. Ayan. Okay. So, ang unang-una po natin gagawin, hindi natin dapat na kalimutan ang ating old receipt. Ayan. Yung ating old receipt nung tayo ay nagbayad last year. So, actually, kung ikaw ay bago lang, syempre wala pa to. So, ang gagawin mo lang naman, ang unang step nga, kagaya nga niyan, kung ikaw ay first timer na magbabayad ng ganitong tax declaration, ay sa munisipyo ka po pupunta para sa statement of account mo. Kukuha ka ng statement of account. So, ibig sabihin nung statement of account, doon nakalagay yung iyong assessment or yung sukat ng lupa, kung sino yung nakapangalan sa titulo. Ayan, ang sukat, nandoon din yung breakdown ng dapat mong bayaran para sa sukat ng iyong lupa. Ayan, so yun ang tinatawag na statement of account. Ito yun. Ayan. Ganito ang itsura ng statement of account. So, ito naman, para doon naman sa mga nagbabayad na, at may sekreto lang akong sasabihin sa inyo kung paano ang dapat na tamang pagbabayad para mas makatipid, ito naman po yun. So, dapat dala nyo po yung old receipt nyo po. Old receipt. Alright guys, let's go! Thank you.
Turn na tayo. Day 5 muna. So, ayun ang D5. So, ayan, may number na tayo. Nasa D5. So, ang unang assist dito, kailangan kumuha muna tayo ng number. After ng fill up ng contact tracing, pumasok tayo. Nag-assist tayo dun sa information. And then, dito tayo sa D5 para sa pagkuha ng update na statement of account. So, ayun. Ayun yung statement of account. Medyo maganda yung lugar nila ngayon. Ano, mas maluwag kayo sa munisipyo. So, pang 396 tayo. Okay, mga Lud. May dala kayong sariling ballpen. So, nasa waiting room. So, ang dami ng ano, marami namang mga counter. So, mas maluwag. Social distancing is okay. Counter. Dali, ang ipapakita lang natin ay yung old na dating binayaran natin. Kaya mas magandang magbayad ngayon kasi pag December may discount. So, sayang din yung discount, diba? Lalo na pandemic. Makatipid yun. Okay. So, yung statement of account na kukunin dito, yun yung ipapakita natin pag nandun na tayo sa payment. So, ang sabi doon ng card, after natin dyan, makakuha ng payment statement of account, pupunta tayo ulit doon sa entrance ng information card para humingi ng another number for payment naman na waiting. Okay, guys. So, guys, sa mga magbabayad po dyan, mahihirapan po kayo sa Bali. Pwede kayo mag-taxi or ano, magpapunta dito, magpahatid ng motor. Pwede rin, parang may dumadaan din ng mga sasakyan na public. Mabilis lang naman nakarin. Okay. Okay na. Ang bilis. So, instant. Ayan. Kukuha kami ulit ng number. Dito na kami kukuha. Okay. Thank you, ma'am. Okay lang po. Say hi. Sa vlogging po ito. Okay, okay, okay. So, hinihingi na tayo ulit ng number. Meron na tayong number for payment. 84107. For payment na waiting tayo. Dito tayo sa A1. So, social distancing, okay pa rin, thumbs up. So, maraming counter, mabilis na assessment. Okay ngayon, approve. Okay, so, wait tayo ulit. Doon sa assessment, nag-antay tayo ng almost at 15 minutes. So, dito, titingnan natin kung anong oras ngayon. 9:34, so titingnan natin kung anong oras tayo matatawag dito. Ito yung SOA na kinuha natin. So, statement of account. Ayan yung kinuha natin. Para makapag-pay na. So, tinawag na tayo sa payment. Sa kailangan siya kami marami sa ito. Pero marami naman sila ang ano. Calling your attention up. Okay. 4,114. Okay yung processing. Mabilis na. Payment na tayo. So, inaantay ko na lang yung info. Ayan, nakuha na natin. Okay, natapos na tayo. Thank you sa mabilis na pag-assist. Ayan. Palabas na tayo. Dito ang exit sa kabila. So, doon tayo sa parking. Kaya mo may mga extra waiting pa siya. Ang galing na. Maraming kami sa mga extra pa. Ang galing.
may mga upuan. So, maganda rin pala itong Vista Mall na to. So, may maintenance. Ayan. So, ayan na yung exit. Exit tayo papunta dun sa ayan siya. Exit. Ayan. Ayan. So, pag na-exit kayo sa parking din, parking kayo pupunta. Okay na. So, ayan. Mabilis naman siya. Okay yung processing. Mabilis. Mabilis ako natapos. So, ayan. Exit na tayo. Ayan na. Exit. So, ayan na yung mga parking. Marami din naman yung parking space. Hindi kayo mamawalan. Unlike ng munisipyo, yung munisipyo walang parking dun, diba? So, dito, ayan. Malawak. Malawak yung parking space. Ayan. Ayun yung kasama ko, busy. Busy. Busy siya maglaro.